para ituro kung paano gumamit ng Rufus. So ang kailangan natin, meron lang tayong tatlo na kailangan i-prepare. So yung Rufus, ito yung bootable creator. May marami pa namang ano dito, yung mga alternative program para dito. Pero this time gagamit po tayo ng Rufus. So kailangan natin ng program nito. Ano siya, portable siya. So madali lang naman ito i-download. Makikita po natin dito, type nyo lang yung Rufus. Actually free siya, wala siyang bayad gaya nung ibang ano dyan. So yan, i-download nyo lang yan. Pwedeng older version. So ngayon ang gagamitin po natin is 3.1. Pangalawa, ang kailangan natin is yung bootable file or ISO or kung ano-ano pa. Ang file po natin is ISO. So syempre, kailangan natin ng flash drive. Yun yung flash drive ko. Flash drive ko, nakakonect na. And then, click natin si Rufus. Si Rufus. So after that, i-locate po natin si ISO. So i-select lang po natin siya. Nasa desktop po ta yung ano natin. Yan. So pag nag-ready na, ready na, nabubulol ako. Okay, i-select mo lang yung flash drive mo. Mas okay kung isa lang yung flash drive na nakalagay kasi minsan baka aksidente mong ma-format yung may mga importanteng laman dyan. So okay, so na-locate na natin no yung ISO. So madali lang, tapos nyo lang yan. Okay, kasi may laman pa yung flash drive ko. Paalam lang siya na i-clear niya lahat. Okay, and then hintayin niyo na lang 'yan matapos. So, okay, tapos na po tayo. Pag nakita na po natin yung ready, and then close po natin 'yan. Makikita na po natin yung file dito. So, 'yan, pag nakita niyo na po 'yan, ibig sabihin maraming salamat YouTubers, mga kababayan natin.